Support ko po dyan. Magandang araw po sa inyo, mga kasuke at mga kapin support. Ito po, magluluto po si Manay ng masarap na kakanin. Tara, samahan niyo po ako para po sumarap ang aking lulutuin. Para may kainin po tayo. Tara po, mga kapin support. Ito po, may nakahanda na po akong ito po, isasain ko po itong malagkit na bigas. Nanda ko na po para mahaba yung video ko. Kaya po, nanda ko na po itong mga aking lulutuin. Sainin po natin itong malakit na bigas. Ito po ay coco jam. Magluluto po tayo ng coco jam. Tara po, samahan niyo po ako, mga ka-team support, para po lutuin ang ating masarap na malagkit na kakanin. Let's go! Butan po natin ang butan po natin yung kalan. Ito po ay malagkit po yan. Sasainin ko po yan para po ay lulutuin natin. Para lutuin natin na kakanin. Go! Sabay na rin po natin yung lulutuin natin talagay sa kakanin. Yan. Gata po ito. Puro po itong gata. Tapos may lalagay po natin itong minatamis na bao. Yung mga sa probinsya pong tumira po sa probinsya, alam po nila ito. Matamis na bao po ito. Sa amin po ang tawag ito, sangkaka. Sa Bicol. Ewan ko po sa inyo kung anong tawag po sa inyo ito. Basta po ay matamis na bao. Ihulog na po natin sa kakang gata para po sumarap ang ating yan, kinamay na ni Manay. Ito po ang ginagawa kong candy noong bata pa ako. Kasi sa hirap ng buhay, hindi po ako nakakabili ng candy. Ayan, lola ko lagi pong merong ganito kasi mahilig pong bumili na. Mahilig po magluto ang lola ko ng mga kakanin. Kasi tinitinda po namin. Tinitinda ko po. Ako po naglalako noon nung bata pa po ako. Nung hindi na po kaya ng lola kong magluto ng mga kakanin, ito po natuto rin po ako magluto. Kaya ako po ang pumalit para po ay makaraos po kami sa amin. Pang-araw na pangailangan namin ng maglola. Kaya bata pa po ako ay natuto na po ako magluto-luto ng mga pang kabuhayan para po ay makaraos sa amin ang araw-araw na pangailangan. Yan ang buhay po ni Manay nung bata pa po siya. At wala po siyang magulang. Kaya natuto po siya kaagad maghanap buhay. Sundan nyo lang po ang pagluto ni Manay. Sabagay kung alam nyo na naman po ito, baka po mas magaganda po kayo sa akin. Baka po kayo po ang magturo sa akin kung paano pasarapin ang malagkit na bigas. Nakakanin. Nalulutuin ni Manay. Tawag po nito ay coco jam. Kalalabasan po nito ay coco jam. Yan. Pag-urapot na po yan. Hintay lang po natin yung lumapot yan. At yan po ang ilalagay po natin doon sa malagkit na bigas. Yung sinain ko pong bigas. Ito po yun. Sinain ko po yung malagkit na bigas. Hanap buhay ang pinagkakitaan ko nung bata pa po ako. Lalo na rin po ngayon, matanda na rin ako. Nagkaroon na rin ng anak.
Puro nga nabuhay po ang ginagawa ni Manay. Noong bata pa ako, wala akong mahingi na pera. Kaya, naghahanap buhay po ako para magkaroon po ako ng pera. Nag-aani rin po ako para meron po kaming pagkain ng lola ko. Kasi wala na rin, maaga rin pong nawalan ako ng lolo. Kaya wala rin akong lolo. Hindi ko na po naabutan. Kamila ng lola ko ang nagkasama. Eh pag matanda na po, hindi na kaya maghahanap buhay, kaya si Manay po ang naghahanap buhay. Natin para lumakot po yan. Pag natuna po na yung matamis na baon na yan, lalakot na po yan. Tunaw na po yung matamis na bao. Malapit na po itong maluto. Ganito lang po pagluto ng ano, ng coco jam. Kung gusto nyo po palaman sa pinapay, okay naman po itong palaman sa pinapay. O kaya papakin. Provincia po kasi hindi po mahirap ang ano, ang nyug. Pero pag malapit po kayo sa bundok, pag meron kayong kapitbahay o kaya may tanim kayong may mga tanim kayo ng nyug, pwede na po yun. Mas maganda po pag may tanim para mayaanihin. Malawak po yung lupain. Pero pag kapiranggot naman po, okay lang naman po kung walang taniman. Pero sa probinsya po, wala pong, kunti lang po ang tao ro na wala pong lupain. Karamihan po ay may malalawak po ang lupa. Lola ko po, malawak din po ang lupa. Kaso lang po, sa dami niyang anak, pinarti-parti na po mula. Kaya yung lola ko, yung kinatitiri ka na lang ng lupa ang kanya. Para po hindi masunog. Marapit na po itong maluto. At yung niluluto rin po natin malagkit, kumukulo na rin po. Kaya malapit na rin po yung maluto. Hininaan ko na rin po para hindi po masunog.
Sarap na ang amoy. Pwede na po natin ilagay sa ating malagkit na bigas. Kinain na po natin yun. Kaya hindi na po bigas. Ito po ito, matagal po mapanis. Lalo na po, ilalagay niyo po sa red. Sarap. Tatagal po ang buhay pag nilagay po sa red. Tapos sa kanya na lang initin sa oven, kung may mga oven po kayo. Lalo po masarap pag malamig. Lalapit na po ang ating ginawang kukutyam. Mga pinapay po dyan. Pwede na po pala lang ko sa pinapay. Mga mahilig po sa ganito. Tapos na po ang ating pagluluto. Dito na po ang ating kakanin. Bye-bye! Lalagay na po natin sa ating lalagyan para po ay kainin. Patayin na po natin ang apoy. Nagustuhan niyo po ang video na to. Pag-subscribe na rin po Manay Recipe. At pakipindot na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga video ni Manay. Bye! God bless! Love you! Ingat po lagi!